tuturuan ko kayo ng iba't ibang tips sa paggamit ng oil pastel para sa poster making. Gusto niyo bang malaman? Just keep on watching! So ngayon, umpisahan natin ang paggamit ng oil pastel. Una, ang gagawin natin ay stroke with a light pressure. Magaan ang pagkukulay mula sa left to right. Muli, ang tawag dito ay light pressure. O stroke with a light pressure. Ang sumunod naman is stroke with a heavy pressure. Di kagayas na una, medyo ididiin naman natin ang paggamit ng oil pastel. Ngayon naman, pupunta tayo sa pag-blend ng iba't ibang kulay gamit ng oil pastel. Unahin natin ng light pressure. O mas kilala sa tawag na blended light pressure. Sa pagkakataong ito, pwede mong balik-balikan ng kulay upang siya ay mag-blend sa iba pang kulay. Sunod naman natin ang heavy pressure. Kagaya ng pag-stroke kanina, bibigatan natin ang pagkukulay na magbe-blend ng oil pastel. Maganda itong gamitin dahil mas makikita mong smooth ang kulay dahil sabihin ng iyong paggawa. Ngayon, muli natin reviewin ang apat. Stroke with a light pressure, stroke with a heavy pressure, light pressure with blended, and heavy pressure with blended. Yan yung pangunahing apat na way or technique na pwede mong gamitin sa paggawa ng poster. Ngayon naman, ang apat na box ay lalagyan natin ng iba't iba pang techniques na pwede niyong gamitin. Una na dyan ay ang pointillism or pagtutuldok-tuldok gamit ang oil pastel. Kakatulong ito upang dagdag dekorasyon o isang technique na magagamit niyo habang kayo ay nagkukulay. Muli, ang tawag sa kanya ay pointillism. Ngayon naman, idadako tayo sa pangalawang box. Ang tawag naman sa technique na ito ay blended method. Or kagaya kanina, meron tayong heavy blended na tinatawag. Pwede natin itong gamitin sa paggawa ng mga scenery o kaya ng ating background. Blended with other color. Mas maganda siyang tignan at mas smooth. Sunod naman ay ang feathering. Mula sa mga linya, maaari mo itong gamitin na isang technique sa pagkukulay, halimbawa ng mga halaman,
o iba pang detalye ng iyong poster. Ito lamang ay isang linya na patagilid na mas mag-highlight sa iyong drawing. Ay parang checkered o box-box na kahon na maaari mong gamitin technique. Mula sa light, mula sa maliliit na box, ay papunta sa mas pinong parte, ay magiging dark color ang oil pastel. Ngayon naman, sa apat na natitirang kahon, ay gagawa tayo ng color blending gamit ang primary color. Una, ang red. Pag pinaghalo mo ang yellow, siya ay magiging orange. Sunod naman ay ang asul. Kapag pinaghalo mo ito sa dilaw, siya ay magiging berde. Maaari mo gamitin ang ganitong technique kung ikaw ay kulang sa iba pang kulay. Sunod naman ay ang pula. At ang asul na ang kalalabasan ay violet. Sunod naman ay ang orange at red. Ang kalalabasan nitong kulay ay color brown. Ilan lamang yan sa mga technique na pwede natin gamitin sa pagdodrawing. Sample time! Gagawa tayo ng dahon or ng halaman gamit ang oil pastel. Siyempre, unahin natin ng dark color bilang linya or dark parte ng halaman. Next one is the medyo lightened color na green na mas magpapabuhay pa sa ating drawing. Sunod ay ang mismong color green. Next naman ay ang color yellow green. Mas buhay siyang tignan at kaaya-aya. Dagdag paalala, kung kayo ay gagamit ng oil pastel, gumamit kayo ng basahan upang pampalis ng mga particles na kumakalat sa inyong gawa upang hindi ito dumi. Ayan. At sa pangkabuuan, gaya ng ibang technique, lagyan din natin siya ng yan, tapos na natin yung mga technique sa paggawa ng oil pastel. Sana nag-enjoy ka. So please like and subscribe my channel. Bye! Thank you for watching!